Sinisi ni dating Health Secretary Enrique Ona ang sumunod sa kanya sa Department of Health kaugnay ng umano'y anomalya sa dengue immunization program gamit ang bakunang Dengvaxia. In the light of this Sanofi Pasteur advisory on the use of the anti-dengue vaccine Dengvaxia, the leadership that took over the DOH after I left in December 2014 are solely responsible for all the decisions that has resulted in what is becoming to be a major health nightmare in the country. Sinabi ni Ona sa gitna ng investigasyon ng Senado kaugnay ng kontrobersyal na bakuna. Ayon sa dating kalihim na nanungkulan sa DOH noong 2010 hanggang 2014, nasa development stage pa lang ang Dengvaxia noong panahon niya. Sa katunayan, naging bahagi pa nga raw ang Pilipinas sa clinical trial ng bakuna. Ayon sa isang opisyal ng DOH na dumalo rin sa pagdinig, sumali ang Pilipinas sa clinical trial ng Dengvaxia noong June 2011. Isinagawa raw ito sa ilang lugar sa bansa at pinondohan ng Sanofi Pasteur na manufacturer ng Dengvaxia. Kaugnay nito, kinwestiyon ni Senator Richard Gordon kung bakit ginamit na ng DOH ang bakuna gayong hindi patapos noon ang third phase ng clinical trial. Nauna yung turok bago kumplituhin yung phase 3. September na 2017. Tapos na yung mga naturukan na, doon lang nakompleto yung study. Tama po ba yan? Yan ang sinabi niya, di ba? So hindi po ba delikado yun? Secretary Ona, Secretary Duque, Secretary Obiar, lahat kayo naging Secretary, including Secretary Green, hindi po ba delikado yun? At yun nga ang sinabi ko kanina po, the red flag or the yellow flag was very clear already. Kung si Ona raw ang kalihim nung panahong iyon, hindi niya itutuloy ang National Immunization Program. Ganito rin ang sentimiento ng ilang eksperto na dumalo sa pagdinig. We should not be licensing or approving for public use treatments that haven't completed phase 3. So dapat sir, natapos muna yung phase 3, nilaunch lang yung product, and then scale down approach, not a mass vaccination since hindi kasigurado on the safety aspect. Si dating Health Secretary Janet Gary naman na siyang kalihim nung umarangkada ang bakuna program gamit ang Dengvaxia, hiniling sa Senado na payagan silang makapagsumite ng kanilang anyay official timeline kaugnay ng Dengvaxia. Muli rin niyang iginiit na hindi siya nakipagnegosasyon kaugnay ng presyo ng Dengvaxia. I am just awaiting your honor for the document on who were present there. But let me again correct it, no? Hindi po ako na nag-negotiate. In fact, it was not a formal meeting because when I arrived, the meeting has already ended. For the record, allow me to submit to the policy development process for the Dengue Public Program. Natanong din si Garin kung bakit tila minadali raw ang isinagawang bakuna program. Mabilis po talaga by any government standards na nagkaroon ng desisyon at binili by December at tinurukan by April. No? That's a span of more or less about 9 months. By any government stand, we all work here in the government, mabilis po talaga yan. And Your considering Honor, that we are now administering this to 800,000 students, which is against what the TWG said, no, and recommended. Ngayon, ang gusto mo namin, again, no, babalik po ako, sino-sino ba ho ang nag recommenda sa inyo? Dr. Joyce Ducusin and Engineer Baloy to give the presentation, kung ano, to give me a list kung ano po ang i-request namin na pwedeng maponduhan. Nausisa rin sa pagdinig ang mga kaso ng mga batang namatay matapos umanong mabakunahan ng Dengvaxia. Ang kumpanyang Sanofi naman, nanindigang mula pa noong clinical trial na bakuna hanggang sa ngayon, ay wala pa silang naitatalang namamatay dahil sa Dengvaxia. There has been no associated death with the vaccine in any of the participants of the clinical trials, whether they received either a vaccine or whether they received the placebo. So either in the vaccine arm or the control arm. There has been no associated death